Ang endorsement para kay Bongbong ay mula sa National Unity Party na pang-apat sa pinakamalaking partido sa Kamara. Nagpasalamat naman dyan ang kampo ni Marcos Jr. Para naman kay Partido Reformer President Pantaleon Alvarez na kai-endorso lang kay Vice President Lenny Robredo. Sa tingin ko, in the end, dalawa lang ang maglalaban. Si Mr. Marcos at si Vice President Lenny Robredo. Sa kandidato sa presidential series ng One News, One PH at Go Negosyo, nanindigan si Robredo na may resibo siya sa mga pinapangako niya. Ano ba yung proof na kaya kong gawin? Yung aking track record. Wala akong pinangako na hindi ko nagawa. Hindi ako nangangako kung hindi ako... Wala daw siyang pangakong hindi niya nagawa. Eh, wala ka naman pinangako eh. Eh, wala ka naman trabaho nung vice president eh. Ano sinasabi mong wala kang pinangako, wala kang nagawa? Wala ka naman kasi dapat ipangako. Vice President ka, wala ka naman dapat trabaho dyan. Sigurado magagawa ko yun. Sa ngayon, nabisita na ni Rob... Hindi ka nga sure, sabi mo, sigurado magagawa ko yun. Hindi ka nga sure. Diba, oh, sabi, oh, pakinggan nyo ha. Oh. Wala akong pinangako na hindi ko nagawa. Oh, wala akong pangako na hindi ko nagawa. Hindi ako nangangako kung hindi ako sigurado magagawa ko yun. Hindi ako nangako na siguradong magagawa ko yun? Ano? Tinatanong mo ba kami? Wala akong magagawa. Sa ngayon, nabisita na ni Robredo ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Nakapunta na rin siya sa 55 probinsya mula na mag-umpisa ang kampanya. I officially announce my resignation. Kasunod naman ang pagkala si Senator Ping Lacson sa Partido Reforma. Kumalas na rin ang spokesperson ng partido na si Ashley Acidillo. Nanindigan si Lacson na ang nasa 800 million pesos na pondo ang hinihingi sa kanya ang dahilan kaya nagkalamat siya sa Partido Reforma. Sagot naman ni Alvarez. Hindi naman kami humihingi ng ano yung suporta nga na sa kampanya. Hindi po. Yung precinct watchers lang during elections ay talagang napakahalaga po niyan sa lahat ng partido. Nagbabalita mula sa frontline, Romy Lopez, News 5. So ayun na nga ho, sinabi nga ho ni Lacson na 800 million daw, di umano, yung emisaryong nanghihingi daw, emisaryong mula sa partido ni Alvarez. Nakakaano lang ano. Alam mo, sa totoo lang, medyo nakakalungkot dahil kung ganyan kalaki ang ilalabas ho ng isang presidential candidate. Remember this ha. Remember this. Isang region pa lang yun. Sino ba dito yung nag-aral ng elementary at saka high school? Hindi ko kasi ako nag-aral masyado eh. Ilan ba dito yung nag-aral at pumasok ng elementary high school? Isang region pa lang ho yun, 800 million na. Oh, diba? So, isipin mo kung lahat ng region manghingi ng... huwag na natin sabihing 800. Sabihin na natin 500. Paano na kaya mangyayari? Paano na mangyayari sa Pilipinas niyan? Oh. Eto ha. Again, I'm saying na hindi ko sinasabing I'm not saying na sinasabi ko na si Robredo ang nagbayad nun. I'm not saying that. Definitely it will be the party of Robredo. Okay? O yung team niya o sino man yung nakapaligid sa kanya. If that is true, according to Lacson. So imagine niyo na lang 'yon. Kaya ang tindi ng push niya mga 'yan. Bakit to? Ano ho ba ang kapalit na makukuha nila? Kasi ganito 'yan. Pag nanalo 'yung mga 'yan, kanya-kanya na hong hingi ng posisyon 'yan. At paglagay pa lang doon sa posisyon na 'yon. Sabi ko sa inyo, sigurado ko, walang gagawin yan kung hindi bawiin ang ginastos nila. Kaya nga, napaka-importante na gawin tama ang pangangampanya. Mas maganda ng tama ang pangangampanya kesa sa simula pa lang,
malaki na kaagad ang utang na loob mo. Siguradong pag ikaw naupo, kaibigan dito, kaibigan dyan ang ilalagay mo sa iyong departamento. Yung kaibigan mong tumulong sa iyo pinansyal, ang ilalagay mo. So definitely, pag naupo yan, wala ho. Asahan mong mga kontrata dyan, tapos na. Hindi pa nagkaka-project, may kontrata na. Alam mo, kaya nga, alam mo, one time meron akong ano, meron kaming isang meeting ni Mocha at saka sa isang aming kaibigan. Sabi sa amin, do it right. Alam mo, itong kaibigan namin na ito, hindi ko na lang sasabihin sa inyo ha, ito kasi ay mananampalataya at saka talagang tuwid. Sabi niya, do it right. Kasi once you keep on promising to people na, sige, ito, pagdating mo doon, kung sakaling ikaw ay palarin, sabi ko sa inyo, doon siguradong kaliwat ka na nang hihingin sa'yo at hindi ka na makakatanggi kasi tinulungan ka na. At nangako ka na pag tinulungan ka ay meron kang itutulong sa kanila. Naintindihan ho natin? Kaya sabi nga nito eh, wag na wag kayong mangangako ng kahit na ano. Kasi ito ah, ito. Atin-atin na lang ho ito ah. Anyway, 4,800 lang naman ho nanonood. So, atin-atin na lang ho ito. Bibigyan ko ho kayo ng sample. Meron kami isang pinuntang barangay. Uy, gusto mo banggitin ko yung kapitan dyan? Sabi nung barangay captain dito, uy, alam mo, Mocha, yung isang party list dito, ang pangalan, toot, ganyan, namigay ng bigas. Ikaw ba, meron ka bang, kasi kailangan may gawin ka rin para matandaan ka ng tao. Ganun. Sabi ko nga, doon pa lang, makikita mo na kagad yung korupsyon ng Pilipinas. Sistema ng korupsyon. Barangay captain pa lang yan, ha? Ginagawa ng bidding ang pangangampanya. Walang biro. Ito, hindi ho ito, ano, kwentong bururot. Ito yung, ano, ang tanungan sa akin ni Mocha, paano na? Oh, paano na daw? Sabi ko, So tinanong ko yung isa naming kaibigan na politiko, na tuwid, na advisor namin. At sabi niya, ganito lang yan, Mocha. Binargain ka niyan. Binablock. Ano ka niyan, ha? Parang binablockmail ka niya. Sa tingin mo, pag nagbigay ka dyan, hindi kakausap ng iba yan? At sasabihin doon sa ibang party, ibang party list, uy, alam mo, si Mocha nagbigay ng bigas at ulam. Oh. Eh, doon, ibang party list naman, sasabihin, sige. Akin, bigas, ulam, at with sopis drink. Naintindihan niyo ibig sabihin? Sabi kasi sa amin nung advisor namin, kung ngayon pa lang, tinotolonggis ka na niyan, siguradong totolonggising ganyan sa ibang mga bagay. Kung ayaw kang suportahan, dahil ayaw kang suportahan at gusto ng ganito, ibebenta niya na mas malaki sa iba. Nagigets yung ibig ko sabihin? Niloloko ka lang yan. Ibig sabihin, kung sino yung mas mataas magbayad, yun na susuportahan ng kanilang barangay. Oh, edi yari ka. Lahat na lang po ng gustong supuporta sa iyo, manghihingi. Eh kung lahat yun, bibigyan mo. Tapos, eventually, may mas malaki kasi merong isang mayamang ano eh. Ito nakakalungkot. May isang mayamang party list na namimingay, namumudmud ng pera at bigas. Oh, walang biro ho. Baka kayong mga taga ano, nabigyan na kayo. Oh, namimigay ng bigas, namimigay ng kung ano-ano. Oh, para lang makuha ng ano. Sabi nga namin, tama yung sabi. Kung yung pa lang ginawa mo na, pagdating ng panahon, yari ka na. Gawin mo ng tama, manalo ka ng tama, kesa naman, mamigay ka ng mamigay, tapos in the long run, bigla palang tulonggisin ka. Diba? Hindi mo malalaman. Kasi ang taong gusto ka
naniniwala sa'yo. Hindi yan hihingi. Ang gagawin niyan, sige, tutulong ako. Tapos, yun, pwede mong tulungan sila, suportahan sila. Kaya nga nakakatuwa eh. Ito yung sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. Nakakatuwa sa partido ni Yorme. Sa partido ni Yorme, nung nag-usap kami, sabi ko, ganito, pwede hubang sumama na si Mocha. Alam mo, yung mga kasamahan ko sa Mocha party list, natatakot dahil baka mamaya may requirement na kailangan tumulong kayo in financial, kailangan tumulong, kasi ganyan talaga ang kalakaran. O kailangan tumulong kayo na kailangan mag-perform ang Mocha Girls para sa inyo. Alam mo yon, wala akong ganun. Sabi, ito, walang biro, sabi ni Yorme. Sabi niya, halika, tutulungan ka namin. Eto, ikaw ang bibit-bitin namin party list. Basta amin yung event, isasama ka namin. Walang requirements. Kung kailan ka pwede, sumama ka. Oh, hindi nang hingi ng Mocha Girls, hindi nang hingi ng kahit na anong tulong, na oh, kailangan, ano nyo kami ha, promote nyo kami. Wala. As a matter of fact, before pa mangyari yung kay Mocha party list sa kay Isko, ako talagang, tsaka si Coach Oli, tsaka si Dada, ay Isconians na, di ba? And yet, eto tumutulong. Sabi ko nga, dito mo makikita na si Yorme, he is doing it right. Maayos niyang ginagawa yung kampanya. Ngayon, ako, sa totoo lang, talagang dahil thankful ako kay Yorme. Sobrang thankful ako sa grupo nila. Sobrang welcome kami sa grupo ni Yorme. Sobrang nakakatuwa. Eh gusto kong pag-performin ang Mocha Girls. Hindi na dahil hiningi niya, dahil gusto ko na. Naintindihan niya ibig sabihin, ganun dapat ang pangangampanya. Oh. Hindi katulad nung iba diyan. Sorry po, may party list na dinala ang Batangas. Hindi, oh, kasi remember, iba ang scenario ho dyan, ha. Hindi ho si Yorme ang nag-ayos ng concert na yan. Batangas, oh. So si Yorme ay bisita lang. Hindi naman ho pwedeng magdala si Yorme ng sarili niyang party list at sapawan niya yung party list na naandun. Nakakahiya naman ho yun, di ba? Ganyan ho si Yorme. Halimbawa, sila Congressman Dong Mangadadato, may event sila. In-invite nila si Yorme. Pero ang bit-bit nila ay si Yorme at saka si Sara Duterte. Nakakahiya naman kung dadalhin ni Yorme si Doc Willy. Nagigets nyo? Ganun scenario din. Kasi may iba silang kandidato. Eh, silang event nila yun eh. Bisita lang si Yorme. Kaya nga puro nakagreen yung mga tao doon. Ganun din ho yung Batangas. Walang problema na meron silang party list. So sabi namin, huwag na kami sasama. Para naman sa alam mo yon, respeto doon sa nag-organize nung rally na yon. Respeto ho ang tawag doon.